We have another one to present. I failed to include him in the project, in the program. Sa Columbian Squires po natin. And if still we have enough time, we can have an open forum, especially on legal matters, which our state advocate would be willing to answer all your queries. Or if not, the concern of the state advocate, any of the state officers. Okay po ba? So we now call on Brother Joe Quaresma, the Columbian Squires Chairman of Luzon. Thank you very much, worthy Luzon Deputy. Mixing reminder lang po, pero parang susug po doon sa sinabi, sinareport nila Brother Monchit, ini-encourage po sa inyo na mag-conduct ng Squires Tonight's exemplification. Kasi ito po yung wala sa atin eh. Eh, tayo po ay nag-invest sa mga taong to. Kadalasan, hindi lang sila nag-nanage pa kasi nag-aaral pa. Pero by this time, siguro, pwede na natin silang rekrutin sa ating orden. Meron akong i-remind lang po sa inyo, pero parang introduction po or preamble. Actually, as of February, na-comply na po ng Luzon jurisdiction yung 29 na quota ng natin sa new and reactivated council circles. In fact, as of date, 33 na po yung nabuo natin. At meron po akong tatlong pending na nasubmit sa amin, kaya lang may mga kulang po. Isa po sa Apayaw, isa po sa Nubaliches. Yung Nubaliches po nakakatuwa kasi nabuo na yung dokumento ng circle, pero yung council hindi pa nila nasasubmit. Kaya pending po siya. At saka yung isa po, sana ba yung isa? Nawala si isip ko yung isa. Anyway, may isang dokumento pa po. Bakit ko binanggit po ito? Kasi as of February, ang focus na po ng Squires ay programs. Kung paano natin sila mapapalakas. In fact, ang state circle natin ay nagpupunta dun sa medyo malalayong lugar para magtayo sila ng investiture team nila at saka yung mga knights doon, itinitrain namin kasi mapuform nga. Pero kung hindi alam ng mga councilors kung anong gagawin nila, mawamatay lang po yung ating binuong circle. Sayang naman po yung investment natin. Ang aking gusto pong i-remind sa inyo that the Luzon jurisdiction will conduct the Square Summer Outdoor Activity Advancement and Reflection or dubbed as SOAR 2013 on May 16 to 19, 2013 at Camp Atate, Palayan City, Nueva Vizcaya. Nueva Ecija. Nueva Ecija po. Ang team po ay Deepening Our Faith, The Squires Way, A Fertile Ground for New Evangelization. Ito rin po ang naging team ng mga bata o nag-inspire sa kanila dun sa kinundak last Saturday na on-the-spot art contest. Nasa hallway po yung kanilang, yung best 13 na sumali po ay nandun sa hallway natin. And kung napansin nyo yung ilang artworks na ginawa ng mga bata. Tuloy ginawa ito, kasi pagka yung mga bata ay magle-lecture na lang sila, hindi mag-ano sa kanila eh. Tuloy may tatlo tayong speakers. Una po, si Commissioner Rene Sarmiento, nag-discuss po ng moral values. Tapos si John Harvey Bacos, siya po yung unang-una kong state chief squire. Nakagagraduate lang cum laude ng philosophy. Papunta na ng theology. At saka natutuwa po ako kasi sabi ni Monsi kanina, ay makakapasok po sa scholarship ng KC. Isa ho din po sa speaker. At ang pangatlo ay si District Deputy Raymond Gubat. Nag-discuss naman po ng definition ng faith. Tapos naggawa nga sila ng artwork. Anyway, gusto ko rin pong nakikiusap sa inyo to patronize po yung Squire Source 2013 Raffle Extravaganza. Nandun po yung mga kasamahan namin sa lobby para masuportahan po itong Squire Youth Camp. Ano po ba ito?
Ito ay fun-filled enriching and active programs that will have scouting-type outdoor activities and Squire faith-deepening modules. Yung mga bata, o pati yung nice, pagka nag-participate po sila doon sa camping, meron silang one-year accident insurance. Magkukonduct din po kami ng investiture at saka youth leadership training. Tsaka siyempre, yung fun-filled activities. Yun lang po ang aking marirremind sa inyo. Thank you very much, Luzon Deputy. Good afternoon po sa inyo lahat. I would like to tell you about the Columbian Squires program. No, probably I have repeated this through the years, but mostly my audience are the district deputies, none among the Grand Knights. So I would like to take this opportunity to tell the Grand Knights here present about the Columbian Squires program, which only started about 2008. The new program for the Columbian Squires started only around 2008, ano, Brother Joe, or 2007, not earlier than 2007. But that program, which started in 2007 or 8, is 10 times better than the Columbian Squires program that I underwent many years ago. 10 times better po yun. Kaya sold na sold po ako dito sa programa na to. That's why even state secretary pa lang po ako, I keep pushing on Joe na to push for this program. And in such a few years, 6 or 7 years later, we had already produced one of the youngest Grand Knight, age 24, from Bulacan. Ano nga pangalan na? Mark Anthony Lodrigito, 24 years old Grand Knight, former Columbian Squires. Kaya pag nasasalubong ako nung kinakantsawan ako, sabi sa akin, LD, 26 ka nung naging Grand Knight ka. Ako, 24 lang. So sabi ko, di ikaw na future LD. Tatawa-tawa siya. And not only that, among those early graduates of that program, two of them are still in school, and they are the student council presidents of their respective universities. Dalawa po. So tatlo pong Columbian Squires in so short a time, 6 years, nakaproduce tayo ng 3 outstanding young men. Kaya ini-encourage ko po kayo, yung mga councils na walang Columbian Squires, magtayo na po kayo. You're helping us develop the youth. You're helping yourself by providing for the future members of your council. And you also have the opportunity to recruit the fathers of these squires kung hindi po sila member ng Knights of Columbus. So napakaganda po ng Columbian Squires program. And I hope, sana, although I don't think aabutin ko yun in my lifetime, sana one day, the Luzon's councils would have a Columbian Squire circle each. 100% one-to-one. Kasi ngayon, nasa, ilan tayo? 500? 500 plus, less than 50% of the total councils that we have. Napakaganda po, at saka kanina, nadinig nyo naman sinabi ko, ang kanilang annual membership growth as of April only is already 25%. Yung sa atin po is only at around 5% lang yata. Not even 7%. 5% lang po in jurisdiction sa achievement as of April 1. Columbian Squires, 25%. Di po ba napakagandang sana example yun, magaya ng jurisdiction to have a 25% growth. Kung ma-achieve po natin yan, alam nyo kung ilan po ang ating gross intake? 37,500. Right now, we're only hitting at a little bit over 9,000 by end of June 30. Although we are expected to breach yung ating quota anytime of May, not later than May 31, we would reach our quota of 9,108. And by the end of June 30, we would have reached at least 9,600 up to 9,800.
surpassing the quota by about 700 new members.